Nagpapusgan at sunod sunod na mahuli ang tatlo sa mga suspect sa krimen. Nagpapatrol si Maan Makapagal. Napagdugtong-dugtong na ng otoridad kung ano ang nangyari kay Kay Davantes mula nang mawala siya noong September 7 hanggang sa makita ang bangkay niya sa Silang, Cavite. Matapos umalis ni Kay sa parking ng Bonifacio Global City pasado alauna ng umaga, nakita ang sasakyan niya na pumasok ng S-Lex toll gate. Nag-exit siya ng PhilInvest. Sa CCTV footage naman sa entrance ng Moonwalk Subdivision, nakitang pumasok ang sasakyan niya pero lumabas uli ito makalipas lang ang 10 minuto kasunod ang pulang Honda Civic. Biyernes ng gabi na magka-breakthrough ang NBI sa kaso na maaresto si Samuel Decimo para sa hiwalay na kaso ng robbery. Inamin mismo ni Decimo na kasama siya ng dukutin at patayin si Kay. Masaya kami dahil kahit pa paano na huli na yung isa sa mga suspect. Sunod-sunod na rin nahuli ng PNP ang iba pang kasama ni Decimo. Sumuko si Jojo De Il at naaresto si Lloyd Enriquez. Kwento ng mga suspect, naghahanap sila ng mahuhudap na matsyampuhan ng kotse ni Davantes. Minto kami, uminto rin siya. Balayon sa harapan na ng bahay nila. Binuksan niya yung gate ng bahay nila. Tinutukan daw nila ng laro ang baril ito sa kainagawang sasakyan. Binusalan nila si Kay at iginapo sa mga kamay habang patungong Silang, Cavite. Kasama ko na mukha. Decision sila na, yun nga, patay na nga lang daw. Sinakal nila si Kay sa kasinaksak at inihulog sa tulay. Pinagahanap pa ng NBI at PNP ang tatlo pang kasamahan ng mga suspect na sina alias Ryan, alias Jorik at alias Basir. Maan Makapagal, Patrolang Pilipino.